So eto na, happy birthday, babe. Happy birthday to my husband. Ito yung handa ko. Ito yung cake na ginawa ko. Ayan. Kasi mahal ang cake dito, be. So, ayan lang. At least may pa-birthday. So, ngayon, i-blow ko na yung birthday cake. So, ang ganda ng view dito sa Baguio. Nag-effort talaga ako pumunta dito para lang sa birthday na to. So, eto na. Binublow talaga din nasa labas ako. Ayan, happy birthday, babe. Happy birthday! Down. Hindi pwedeng ma-fall. Ayan. Hindi pwedeng ma-fall. Pang-pubo lang sila. Ako ang pang-forever. So, yun ang wish ko sa birthday ng asawa ko. Ang favorite dito ni Gabi, yung gravy. Ito. Gravy with rice, kahit wala ng chicken. Yun ang gusto niya. Basta ito, ito. Ayan, gravy with chicken. Oh, gravy with rice. Ang ganda ng view. Lumaki na siya, ang panganay na anak ko. French fries with rice, kahit wala lahat. French fries with kanin, asin, salt, at saka water, kahit wala ng drinks. Hindi kami nagsusoft drinks araw-araw, once a week. Once a week lang kami nagsusoft drinks. Tapos once a week rin kami nagja-Jollibee. Minsan, twice a month, or minsan sa isang buwan, hindi kami nagpa-fast food. Sa bahay kami lagi kumakain. Kaya pag nag-Jollibee kami, nag-uunahan kami sa pintuan ng Jollibee. Alam mo yung pakiramdam? Yung hindi ka nakalabas ng isang taon, tapos magja-Jollibee. Thank you.
passport. Kaya pag nag-passport kami, mga bata talaga, oh, thank you, thank you, thank you for the food. Tapos si Gabi, ahalikanan niya yung mga pagkain. Thank you, ganun siya. Grabe si Hero. Ngayon yung sila lagi nakakakain ng passport na. Bago ko makalimutan, friends, hindi kami nag-aaway talaga ng asawa ko. Kailangan ko lang umalis kasi nagkaroon ako ng weird talaga na nangyari sa akin. Natakot talaga ako and natakot din ang asawa ko. Natakot ako, sobra, natakot talaga ako kasi first time ko talaga sumuka ng maraming dugo talaga and dugo talaga siya ng dugo. Sobrang daming dugo talaga for 3 days straight. Ang dami kong nasukang dugo. Kaya nag-decide talaga siya na bumili ng ticket para pauwi na ako. And kung saan man sila ngayon, hindi ko isa shout out, basta binilihan niya ako. And sabi niya, bilisan ko ng umuwi ng probinsya para makita ko yung mahal ko sa buhay. Kasi nakatakot. Grabe, first time ko talaga nakakita ng ganun na buo-buo talaga siya na dugo. And 3 araw na straight, nabuo talaga. Tapos sinabi ko na, hindi ko na kaya talaga. Kailangan ko nang umalis talaga ng bahay. Yung voice to skull talaga, kaya ko pa. Oh my God! Yung voice to skull, kaya ko pa talaga na i-handle sa loob ng bahay. Pero yung ano, yung sumuka talaga ng dugo talaga sa loob ng bahay. No, hindi ko talaga kaya. Sobrang takot talaga ako. As in straight talaga na 3 days na sumuka ako ng dugo. Wala akong gustong kainin. Ayoko uminom, ayoko kumain. Wala akong gustong gawin talaga. Tuloy-tuloy lang talaga siya. Tapos buo-buo siya. Natakot talaga ako. Sobrang natakot talaga ako. Yung naisip ko na puntahan ko yung mga lugar na hindi ko napuntahan kasi paano kung pagdating ng araw hindi ko na mapupuntahan kasi hindi ko na kaya maglakad o hindi ko na kaya kumilos o hindi ko na kaya magsalita, yung mga ganun. Kaya sabi ko, take a break na hindi muna kami magkikita, tapos puntahan ko yung mga lugar na hindi ko napuntahan. Natakot talaga ako. Life is too short. Kahit saan ka, kahit anong yaman mo, kahit marami kang pera, pag buhay na talagang pinag-uusapan, useless. Any fancy things in life, any material things in life, wala, mawawala lahat yun. Pag nalaman mo na na parang oras mo na talaga, useless. So, yun ang naisip ko, pumunta ng probinsya, i-vlog ko lahat ng mga pangyayari kasi ayoko mawala sa mundo na useless, wasted, ayoko nun.
gusto ko pag nawala ako, yung meron akong ma-spread sa mga tao, yung masabi ko sa mga tao ganito, or maisumbong kung sino ang mga tarantado, mga ganun. So yun yung mga gusto kong gawin. Kaya wala ngayon ang anak ko, ang asawa ko, yun. Yun yung dahilan. 3 days straight na magsusuka ka ng dugo. No, hindi na siya normal talaga. So, ayun. Kung nagsusuka pa ako ng dugo, hindi na nangyari. Pero, alam ko, meron pang worst na darating. So, kung darating man yung worst na yon, at least prepared na sila, ready na sila, ganyan-ganyan. So, ayun, gusto ko lang i-share about sa aking health, about sa family ko, kasi ang dami nagtatanong, saan ang mga anak mo, bumalik ka na sa asawa mo, magsama na kayo, magandang ano, lab team nyo, magkiklik kayo sa media, gustong-gusto kayo ng mga YouTube, nagkinikilig sila, ganyan. So, ayun, yung mga moment na yun, ano lang yun, ginagawa lang namin yun, script lang, tinuturuan ko siya na waka mo yung bulaklak, ganito, ganyan, ganyan. Ako lang gumagawa nun. Pero, nagustuhan nyo ba yun, yung moment na yun? Kasi ako gustong-gusto ko yung moment na yun, pero parang may mangyayari na talaga. So, ayun, kung magsa-sign out man ako, at least alam nyo, di ba? So, ayun lang. Kain muna ako, friends. And sana okay kayong lahat. Mag-ingat kayo kung saan man kayo na nasa Luzon, Visayas, Mindanao, at international. Mag-ingat kayong lahat. Kasi once in a lifetime lang ang buhay. And i-shout out nyo na ang gusto nyo i-shout out, kung sinong gusto nyo shout out nyo na, and wag nyo nang patagalin talaga. So ayun kaya kami tumagal, kasi yun lagi ang naiisip namin, na pang forever talagang relation namin, hindi lang yung pang fubu-fubuan lang, walang fubu sa amin, pang forever talaga to, kahit na wala man siya ngayon o mag-isa man ako ngayon, siguro pag nagkita kami, mag-hi and hello pa rin kami, or magtatawanan, or ayun, siguro mapipiko na lang yung mga nagahangad, pero wala akong sama ng loob sa inyong lahat. Gawin nyo ang gusto nyo gawin sa buhay nyo. Gawin nyo magpapasaya sa buhay nyo. And lahat tayo dito sa Pilipinas, meron tayong karapatan para isigaw kung anong gusto natin gawin sa buhay natin. So, ayun lang. Gusto ko lang i-share, friends. So, bye-bye for now!